sa inyong lahat. Sama-sama ulit tayo hanggang alas 3 ng hapon as we bring you the latest stories of the day. Denise Tan. At ako naman po si Lord De Vera, mga kapatid. Ika nga ng hindi sinabi ni Shakespeare dati, walang mabubudol kung walang magpapabudol. Alright, kaya sa mga mangangako, nako, ihanda na po ang Budol Radar sa lahat ng botante. Kilates is key. Alright, welcome to Afternoon Delight. It is Tuesday, October 2. Nakapag-file na ba? Ako, ang magpa-file ng ano? Kuko sa paa. Ayan, ako sana leave. Medical leave. Actually, no, parang pwede sana. No? Pero kung ano man paman yan na dapat i-file, eh, bahala na po kayo. Yan ay inyong karapatan. Karapatan nila. Karapatan mong bumoto, karapatan mong wag sumali sa electoral exercise. Karapatan mo rin na iboto at tumakbo. Pero tandaan mo, sinabi natin kahapon, mas mahirap pa mag-apply ng security guard. Oo nga eh. Kaysa tumakbo para sa senador. Ato, pero speaking of boto, alam mo may mga viewers tayo na nagvo-vote, nagsasuggest ng ating mga delight of the day. Kaya naman, kinuha namin ng isa sa inyong mga suggestions, ang Batangas Lomi. Yes. Kung sino ka man, maraming salamat. Oo. Oo, makain eh. Batangas Lomi, pero hindi daw to galing sa Batangas. Galing kay Aling Banang dyan, oh. Pero malay natin. Oh. Siguro kasi mas malasa to. Sige nga, taste test mo. Unahin ko muna yung topping sa taas. Anong buong malutong to eh. Oo. Lechon kawali. Ako nga rin, Titi KM. Mm. Malasa. Malutong. Actually, alam mo, ang daming mga kababayan natin, no? Na yung iba, gustong-gusto nila, sinlove na love na talong Lomi. Yung iba naman, hindi nila masyadong type kasi dapat daw hahaluan pa. Love it or hate it relationship ako with Lomi. Makakatsamba ako ng masarap to Lomi. It's really good. Yung isang dinadayo ko dati, yung Lomi ng mushroom burger. I don't know if you're familiar with that. Oo. Henerasyon namin yun. Napakasarap ng Lomi talaga, maraming mushrooms. Mushrooms lang naman na walang dinudulot na kulay. Yung normal, normal na ano, kinakaing mushrooms. Ngayon, ito, siguro maganda rin kasi maraming interpretations ng Lomi. No? Maraming maaring gawin. Ang ayoko lang na Lomi kasi, yung sinasabi mo na ikaw pa maglalagay ng mga pampalasa. Oo. Kasi otherwise, lasa siyang paste. Alam mo yung paste? Grabe siya. Oo, ganun ang lasa niya. Yung consistency yun. Yes. Yung dapat may lasa. Okay. At ito parang yung pork broth based. Pork based broth. Oh, tapos may lechon ka pa. Pero again, ito po ay ebidensya na kinukuha namin ng inyong mga suggestions. Yes. Kaya type lang po ng... Nang? Ribeye. Wala na, sumuko na ako. Sumuko ka na ba? Paubayan na lang natin yun. Oh, ano? Sige. Alright. Nako. Senators and former lawmakers have filed their candidacies today. And for details, we have mobile journalist Amy Atienza live from the Manila Hotel, Stent City. Amy, okay, sino-sino na mga nakita mo nag-file dyan sa araw na ito, pangalawang araw? Yes, Lord and Denise, sa araw na ito ay nakita natin kaninang umaga si Senator Amy Marcos kasama ang kanyang ina na si Imelda Marcos, pati ang kanyang anak na si Michael at si Borgie. At ayun nga, nagkaroon din siya ng mga supporters sa labas sa may Crino Grandstand, pati na rin sa may Manila Ocean Park. Tapos kanina naman, matapos si Senator Amy Marcos, sabay-sabay naman nag-ain ng COC itong si Tito Soto, Senator Dito Lapi, tsaka si Ting Lacson. Sinabi dito ni former Senate President Tito Soto na gusto niya nga raw kasing ipagpatuloy yung mga bills na pinaroposo dati, kaya plano niyang bumalik ng Senado. Kanina din, kanina lamang hapon, ay nakita natin ang isa sa mga gustong tumakbo bilang senator na si Magno Manalo. Taga Batangas daw siya. At kanina din nga ay para naman sa party list, nakita natin si ang Magdalo party list kasama ang first nominee na si former Congressman Gary Alejano kasama ang Caloocan City Mayor Hopeful na si Sonny Trillanes IV. Ayun lamang. Oo, Magdalo yun ha. Seeking a comeback
to Congress. Okay, may tanong ka? Oo, Amy, nabanggit mo na yung kay Senator Tito Soto na gusto niyang balikan yung mga na-file niya na before. No? Pero si Senator Amy Marcos, Senator Lito Lapid, and Senator Ping Lacson, ano ba yung mga plataforma nila? May nabanggit ba sila? Yes, kanina kasi ang naging ikot ng diskusyon naman si Amy Marcos ay yun nga ang pag-withdraw niya sa administration slate, ano, at masyado pang araw daw maaga para sabihin o magkomento para daw dun sa suporta na ibibigay ni Sara Duterte. Ayun naman yung talagang naging ikot niya at para nga lang din daw, kaya daw siya nag-withdraw ay para nga lang din daw maprotektahan daw ang kanyang kapatid. Wala pa masyadong platforma ding naihain. Pero titingnan pa natin kung ano nga ba ang mga kanyang ilalabas, lalo na sa kanyang malakas na presensya sa social media. Ano? Doon naman kay Dito Lapid, wala pa rin masyado siyang naihain. More on introductions lang siya kanina. Ayun, at pati naman si Ping Lacson. Ang plano niya daw talaga ay suportahan ang mga plano ng current administration. Kaya siya tumakbo muli. Oo, pero Amy, sinabi rin daw ni Ping Lacson that he vows to be the vanguard. Siya yung magbabantay sa national budget. At yun naman talaga naging expertise siya noon, yung pagbusisi talaga, no? Yung mga normally nakakalusot lang ng mga detalye, hindi nakakalusot sa mata ni Ping Lacson. Pero may isa rin siya sinabi. Sabi niya, Amy, no, ewan ko narinig mo, decorum must return to the Senate. Narinig mo ba yan, Amy? Kanina, hindi pa natin masyadong napakinggan, no? Kasi kaninang hapon ay napansin natin din yung pagdalo din ng Magdalo Congratulations. Pero maraming salamat, Lord, sa informasyon na yan. Oo. Okay, yung Magdalo ba, naabutan mo kung ano yung platforma nila? Kasi essentially, parang watak. Marami silang members sa noong several elections ago, nagwatak na rin, sumali sa ibang kampo. Sino-sino kaya ang mga, well, of course, andyan si Gary Alejano. Pero may pamilyar bang mga pangalan kang nakita doon, Amy? At anong platforma daw nila? Kanina nakita din natin kasama ni former Congressman Gary Alejano, no, si former Senator Tony Trillanes IV. At yun nga, ang plano talaga nila ay mas ma-represent sa pa ang former and current military personnel dito sa ating bansa. Lalo na marami tayong mga nilalabanan din na puwersa, kabilang na dito yung sa West Philippines. Okay, Amy. Yung sinasabi mo taga Batangas kanina nag-file, ano ulit ang name niya? Mabanggit lang natin. Yes, si Magno Manalo, isa daw siyang former security guard, security officer sa mga schools. At ngayon daw, i-planin niya ngang mas solusyonan pa ang mga planong environmental. Pero nung tinanong kanina kung meron na nga ba siyang bill na gustong ipasa, ay wala pa naman daw yun sa plano niya. At titingnan pa at siya, tagayin pa daw niya once na manalo siya as senator kung mamala rin. Ganda pangalan, Magno Manalo. Ang tagabantay ng kalayaan. Pero gusto ko malaman, Amy, kasi usually, no, pag may nagfa-file, may mga nakikita tayong supporters. Ito bang taga Batangas, may baon din mga supporters? And speaking of, ano naman yung mood dyan sa labas ng tent para doon sa mga sumusuporta doon sa iba pang nag-file? Baka pwede mo nang ituhog na. Itong si Magno Manalo, wala siya masyadong supporters, ano, wala din daw siya masyadong background pagdating sa politics kasi ang banggit niya kanina ay ngayon daw kasalukuyan siya isang pastor na nagkakalat nga lang daw ng salita ng ebanghelyo, ayun. So, pero kasama niya kanina yung kanyang mga pamilya, makikita natin na supportado siya ng kanyang pamilya. Bali sa labas naman itong tent na to, medyo tahimik, kalmado kasi tapos na nga rin daw yung pagpa-file ng paghahain ng POC ni na Senator Tito Soto, former Senator Tito Soto, Dito Lapid at Ping Lacson. No, pero ang pinakamatunog talaga kanina ay yung mga supporters ni Senator Amy Marcos kung saan simula kay Rino Grandstand, Manila Ocean Park hanggang dito sa may labas ng tent ay talagang inabangan nila ang paghahain ng POC ni Senator Amy Marcos. Matindi yan. Ilan nga lang daw pala pwedeng ang sumama, yung companion, sa loob dyan ng filing area? Sa akin, hindi pa klaro, no, sa akin kung ilan ang maaaring sumama na companion. Pero kanina makikita natin kay Magno Manalo na nasa lima yung kasama niya sa loob sa pagpapayal ng POC. Oo, okay. Amy, may nakikita ka ba dyan? Halimbawa, nga sila Tito Soto, Tito Sen, Lito Lapid. Ang background niyang alam naman natin na galing sila sa mundo ng entertainment, ano? May mga managpapa-selfie ba ng mga staff dyan o mga empleyado o purely professional ang lahat?
Yes, purely professional talaga ang lahat dito. No? Wala tayong maaaring maipakitang bias o kaya naman pagsuporta para dun sa mga nag-file ng COC sa ngayong araw. Hmm. Pero I'm sure, pigil na pigil ang marami dyan. Ikaw talaga. Ikaw naman. Amy, sino-sino pa ba yung mga inaasahan naman na mag-file pa ngayong araw? Yes, inaasahan natin ngayong araw ay si Doc Hiliong na naglabas nga ng anunsyo ng mga nakaraang araw na October 2 daw sa magpa-file. Kaya ngayon, inaabangan natin sa nalalabing tatlong oras ng filing ngayong araw. Eh, tingnan natin kung magpa-file nga ba si Doc Hiliong. Marami pa rin namang mga nagkumpirma, natatakbo bilang Senado na hindi pa rin nagpa-file ng COC kabilang na nga dyan ang ilang miyembro sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas, pati na rin ang dating sundalo na si Ariel Quirubin. Ariel Quirubin, okay. Amy, so kanina pagka-file nila, nag-pledge din itong mga comebacking, returning ng mga senador kanina. Sabay-sabay ba sila o isa-isa ang pledging ba? Paano ba yun? Kanina paglabas ay sabay-sabay silang nagkaroon ng photo opportunity. Ano? Pero yung pledging na naman, pati question and answer, magkakahiwalay sila. Mm-hmm. Okay. Amy, pwede ka bang maglakad-lakad dyan at tingnan kung yung listahan kung ilan na ang nag-file ng pagkasenador sa araw na ito? Kung kaya lang naman. Yes. Tingnan natin, no, kasi medyo nagsagilid tayo at ngayon nga ay parang meron pang isang dito, ipapakita ko sa inyo, may isa pang nag-file for senator o party list, ko kumpirmahin pa natin. Pero Amy, medyo nagkakagulo na sila dito. Kung sabihin natin confidential, baka may pwedeng tanongin dyan kung ilan na ang nag-file so far sa araw na ito. Makikita lang nating datos from yesterday pa lang, ano? Kasi hindi pa natin mabibilang kung ilan na nga ba yung final today, kasi itatali pa nila yan mamayang alas 5 ng kahapon. Mm-hmm. Pero kahapon ay 15 na daw ang nag-file for the senatorial seat, tapos 17 naman sa mga party list. 15, no? 5-0 and 7-0. Tama, Amy? 15. 1-5. Ah, matumal pa. Okay, anyway, marami pang araw at hanggang 8 ng Oktubre. Okay, Amy, mag-ingat ka dyan, ha? Yan ang ating mobile journalist, Amy Atienza, reporting live from the Manila Hotel, Tent City. And in case you missed it, here are the highlights from the first day of COC filing. Magbabalita si News 5 correspondent Mon Gualvez. Ago eksena ng maghain ng kandidatura sa pagkaalkalde ng Makati si Senadora Nancy Binay at running mate si Monsur del Rosario. Sabi ni Nancy, nakuha niya ang basbas ng amang si dating Vice President Jejomar Binay. Ang posibleng makatapat ni Binay, ang bayaw na si 2nd District Representative Luis Campos na asawa ni Mayor Abby Binay. Pero paglilino ng senadora, hindi niya kaaway ang kapatid. Pamilya pa rin kami, di ba? And mas mangingibabaw yung pagiging pamilya namin. Hindi ko kalaban ng kapatid ko. Tatakbo naman ulit para sa ikatlo't huling termino si Quezon City Mayor Joy Belmonte at Vice Mayor Gian Soto. Sa ngayon, wala pang matunog na makakalaban si Belmonte. If I will run uncontested, I will be very, very happy. And this is to the grace and glory of God. Target din makapagpatuloy sa panunungkulan ang re-electionist sa si 5th District Councilor Alfred Vargas. Kakandidato rin konsehal ang aktor na si Enzo Pineda, maging si Gabriel Ataide na pinsan ni QC 1st District Representative Arjo Ataide. Sa Maynila, nag-file naman ng kandidatura para maging konsehal ang content creator na si Rosmar Tan Pamulaklakin. Libreng maintenance para sa mga senior citizen ang isa raw sa kanyang isusulong. Pero biro niya pa. Hindi lang pupuputi, lahat magiging glass skin, char. 42 party list groups naman ang inalis ng COMELEC sa kanilang listahan. Sa resolution number 11071, 11 kasi rito ay hindi lumuhok sa dalawang nagdaang halalan. Habang 31 naman ang bigong makakuha ng hindi bababa sa 2% ng mga boto sa party list system. Si House Speaker Martin Romualdez naghay naman ng COC bilang re-electionist late 1st District Representative para sa ikatlong termino. Sa senatorial race naman, re-electionist din si Senator Francis Tolentino, habang si Agri-Party List Congressman Wilbert Lee susubok din sa Senado. Maging ang laging nadidisqualify na si Daniel Magtira. Siyang nagsabi noon na asawa niya si Chris Aquino. Pero ngayon... Ngayon po si Chris Aquino, hindi ko po alam kung nasang planeta siya. Kaya magpapakasal na lang ako kay Amy Marcos.
Sa ngayon, nangunguna pa rin si AXIS Party List Representative Erwin Tulfo sa Senatorial Preference Survey ng Social Weather Station o SWS. Kasunod niya si dating Senate President Tito Soto. Pangatlo, si Senator Pia Cayetano. Pang-apat, si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pasok din sina Presidential Sister Senator Amy Marcos, dating Senator Ping Lacson, Senator Bong Revilla at Las Piñas Representative Camille Villar. Gayun din sina Makati Mayor Abby Binay, Senator Lito Lapid, Manny Pacquiao, maging sina Senators Ronald De La Rosa at Bonggo. Sa assessment naman ng COMELEC, naging matiwasay ang unang araw ng COC filing. Umabot sa 17 ang nagpakita ng interes sa pagkasenador habang 15 ang sa party list. Welcome naman daw sa COMELEC ang temporary restraining order na inilabas ng Korte Suprema laban sa resolusyon ng COMELEC patungkol sa party list nominees. Susundin daw nila ito. Lahat ng appointed officials ngayon na kasama ang pangalan nila sa 10 na ibibigay ng ipa-file ng mga political parties or sectoral organizations dito sa atin, they are deemed resigned upon the filing of the certificate of nomination and acceptance. Ako, Simon Gualvez, para sa 1PH. Partner, ito nga, yung nabanggit kanina yung sa survey, no? So, kahapon din, inilabas yung results ng latest survey ng Pulse Asia at SWS. Mm-hmm. Pag kinumpir mo rin yung dalawa, merong mga discrepancies in terms of, let's say, parehong number one si Erwin Tulfo, of course, sa survey, no? If elections were held today, kahapon, number one, of course, si Erwin Tulfo sa bilangan. Pero pagdating sa number two, may kaibahan, ano? Mm-hmm. Kasi sa number two, sa Pulse Asia survey, si Ben Tulfo, yung kapatid. No? Pero doon sa SWS, sa top, wala siya sa top 10, ano? Mm-hmm. Top 12, wala pa nga. Isang halimbawa rin, ano? Sa SWS survey, 11th hanggang 13th place itong si Bonggo. 4th to 9th naman siya sa Pulse Asia. At si Congresswoman Camille Villar was ranked 13th to 20th sa Pulse Asia, pero pang-8 sa SWS. Uh-oh. Ito ro kasi magkakaibang methodology at magkaibang mga time period. Uh-oh. Mas nauna yung isa. So parang ganun. Abangan natin kung ito'y mag-move pa. Oo, mahaba-haba pa naman, ano? Pero ito, usapang eleksyon pa rin ang una nating story on social media. Actually, these are two articles from the Philippine Star on relatively ordinary Filipinos running in the 2025 election. So first, COMELEC says that financial capacity would not be a factor in declaring a candidate a nuisance. Sabi nga ni COMELEC Chair George Garcia, and we quote, "The COMELEC and bank will not disqualify a person for being a nuisance candidate simply because he is poor." Mm-hmm. Pero, hindi ba dati sinasabi na ang hinahanap po yung capacity na mag-hold ng isang national campaign? Mm-hmm. Minsan, sinistrike off nila based on that eh. So, pero ano nga ba ang ngayon ang ibig sabihin ng capacity to hold a national campaign? Hindi ba mag-iiba na yan kapag, halimbawa, pagdating sa usapin ng internet or social media reach, maaring sabihin natin wala siyang kakayahan na mag-gumastos para mag-organize, let's say, ng groundswell sa mga probinsya. Pero i-take into consideration ba dyan yung reach niya sa dami ng kanyang mga followers? Mm-hmm. So, ito yung mga tanong na kailangan magkaroon ng paliwanag din siguro. Yeah. Kasi iba na yung mundo ngayon. Mm. No? Like kahapon, may mga vloggers no? At mga social media influencers na nag-file. Hindi natin alam kung as a joke or as part ng kanilang strategy para makadraw ng attention. Pero tingnan na natin. Ano? Halimbawa, ito, may kinalaman dito sa susunod. Mm. Yung headline sa Philippine Star is, Someone like me, working class folks, gunning for a Senate seat. Oo, dahil kung susuriin natin, sino ba ang mga nasa Senado ngayon, nakaupo sa Senado na yung talagang nagdaan sa mga 9 to 5 talaga ng trabaho. So ay ang tatlong pinapakita natin, isa dyan, ang security guard na si Phil De Los Reyes, pangalawang beses niya na mag-file ng kanyang certificate of candidacy. Nung una, noong 2021, nag-viral siya because he tried to run for a Senate position. Pero yun nga, na-dismiss siya ng COMELEC as a nuisance candidate. Diba? Oo. Diba ako'y guard lamang? Iniisip niya. Tapos ang sabi nga ni De Los Reyes, he hopes that people like him who do not have much in life will be given a chance daw to run. Correct. Parang
May kinalaman din dyan yung sinabi dati ni Ramon Magsaysay. Oh. Those who have less in life should have more in law. Mm. Pero ito should be lawmakers. O yung kapag pinag-usapan natin yung karpintero at electrician, si Alexander Encarnacion naman. Third time niya na mag-attempt na tumakbo for a national position as senator. Kaso yung pangalawa niya as president. And both times, he was dismissed as grabe kayo. Ito just in, Lord, si Diwata is now a nominee for, anong party list nga yun? Vendors party list. Di ba may ganyan na dati? Nominee daw si Diwata. At walang kahit isa sa kanila na vendor. Ito yung mga talagang yung bumubukas na yan. Oh, itong Encarnacion, si Alexander Encarnacion. Oh, siya yung ang binibida kahapon. Niya. Yes, Meron siyang binibida na innovation niya na laser corruption super fortress. Mm-hmm. Ano kaya ito? Ito. Pero di masyado na paliwa. Konting detalye lang. Basta pinapangako niya, it will help eliminate crime. Ito naman yung isa, yung babae dun sa photo na ipinapakita natin. Mm-hmm. Her name is Janice Padilla. So first time niya mag-file ng candidacy at siya po ay isang former teacher sa Bicol naman. Mm-hmm. Sabi, nung nakita daw, she appeared nervous with the bright lights, dozens of cameras. Pero nonetheless, excited daw siya makausap ang media and she wanted to advance measure that she would help yung mga estudyante at pati na rin po yung mga educators, yung mga guro. Actually, very practical ang kanyang ang proposal niya. Sabi niya, gusto niya raw i-repeal yung Catch Up Fridays na sinimula nung panahon ng dating DepEd Secretary Sara Duterte. At yung, kasi yung Catch Up Friday daw, gusto sana ni Padilla na may focus sa actual teaching. Kasi ang dami ng load na kinakarga sa mga teachers. Uh-oh. At minsan, kumakain ito doon sa oras sila ng aktwal na pagtuturo. Mm. Pero, ito yung Padilla na mas iboboto ko pa, di ba? Anip. Kumpara dun sa Yes, kanino? Kanino? May binanggit ba ako? Ayaw ko, madami sila di ba? Alam mo lang binabanggit, Pero, di ba, hindi mo ba pagtitiwalaan yung mukha ni Alexander Encarnacion? Ito, at least si De Los Reyes, Teka lang, security guard yan. ASG pala. Di ba? Si Phil De Los Reyes. Tandaan natin yung binanggit kahapon, napakahirap na requirements ha, diba? For the security guard. Sisiw lang good moral yan. Character. Yes. Dapat wala kang kaso. Ibig sabihin, hindi pa nakulong yan at hindi pa nakasuhan kahit diba? Kailan. Doon pa lang. May mga senador na sabihin pa ba, actual record naman yan. Alam na naman kung sino yung may mugshot, yung mga nakulong, mga nakasuhan, at kung ano-ano pa. Mm-hmm. Di ba? All right, moving on to another story. Still on the Philippine Star via philstar.com. NAIA hikes overnight parking fees to 1,200 amid new management. Ito, medyo nakakagulat talaga ito, One, two, yan? Oo. Pagbalik mo ba, may libreng beer sa kotse mo? Ay, nako. Tsaka sana merienda. Kahit chicharon man lang, katulad kahapon. Ito na nga. So ngayon, every 24 hours, meron ka ng 1,200 pesos na parking fee. Pag and sumobra before, pag sumobra pa. Per hour? I think it's 50. Hold on. Hindi yan. Meron kasi dito is 25 pesos. Mm-hmm. Dati, 30 pesos or 300 lang yun. Oo. Ito, pinapakita natin. So, first 2 hours is 50 pesos. Ang succeeding is 25. So, overnight would be 1,200. Sa motor naman, 20 yung first 2 hours, succeeding per hour is 10 pesos. So, 480 kagad. Mm-hmm. Ayan, sa buses naman, 100 yung first 2 hours, succeeding hour would be 50 pesos. Ako, tumataginting 2,400 pesos. Sa mga kapatid natin, baka nagtataka na, bakit naman ako mag-overnight parking sa airport? Kasi po, may mga taong, alibaw, kagaya ng ating Tito Denise, na pag may biyahe para wala nang sakit sa ulo, di ba? Alam niya, pagbaba yung aeroplano, dediretso na lang siya sa parking area at nandun na yung sasakyan niya. Oo. Kung mga tipong overnight o 2 nights lang naman yung biyahe. Oo. Diba? Kasi dati mura pa, 300. Lalo na, syempre, kung ang biyahe niyo po yung mga rush hour, kaysa nakikipag-unahan kayo dun sa mga car service, di ba? Ay, nako. May ganun pa ba? or yung, alam mo yung gusto ko dati, baka hindi mo na inabot, yung sa lumang NAIA, yung nakapilang airport taxi. May rate agad yun na talaga atakihin ka talaga sa puso. Pero wala kang magagawa, may monopolya kasi yun. Mm. At gusto ko rin yung
yung papara ka ng taxi. Saan po tayo? Sa ganyan. Tapos alam mo yung magbubuntong hininga yung driver. San libo? Wala pa. Ah, wala pa noon. Emot muna, kakamot muna ng ulo. Titingin sa malayo, sabay. Traffic siya, malayo yan eh. Walang sakay pabalik. Magkano normally binabayad mo? Ayan. Minsan sabihin mo, magkano ba gusto mo? Tapos, sige, 1,000. Gusto mo 1,000, diretso tayong presinto. Ako, ang experience ko dati, laging kunyari sabihin ko kung saan ako pupunta, sige, dagdagan mo na lang ng 100. Ganon. From the meter, Okay ka doon. Masakit pa din, syempre, kasi may metro ko eh. Pero kung yung sa sitwasyon nga na medyo ipit na ipit ka na o nagmamadali ka, mapapaisip ka talaga kung papatulan mo. Well, mas mura pa rin kaya siguro yan kumpara dito sa overnight parking. Oo nga eh. Ang tanong, ito ba'y sa indoor lang? Yung nasa labas ba counted yun? Paano pag umapoy bigla yung parking area? Hindi ko na nga maalala na may indoor eh. Kasi the last time I was there, hinahanap ko yung indoor parking, yung diretso sa elevator. Mm-hmm. They were directing me dun sa open parking. Mm-hmm. Mm. Again, nangyayari po kasi ito, mga kapatid, dahil bago na ang under new management, ang ating NAIA, o San Miguel Holdings Corporation po, ang nangunguna po dyan after winning the bid, Yan. So plano-plano po kayo ng inyong mga biyahe at kung ano ang inyong mode of transportation. But now moving on, finally on Reuters, the headline is about the face-off of Kamala Harris and Donald Trump's running mates. Takeaways from the Vance Waltz U.S. Vice Presidential Debate. Mm-hmm. Alam mo, inaabangan to ng napakaraming tao, including you. Dahil nga, ang inaasahan nila is it would be... one heck of a show, kumbaga. Anticlimactic. Oo nga, yun nga ang balibalita. Ano na ang sabi daw, they were expecting a brawl. Actually, yung sabi nga nila, the brawl that wasn't there. Because the two exchanged, they were very cordial with each other. Tsaka yung change daw ng tone, in agreement pa sometimes. Nabihira mong madidinig, ano? Kumbaga, kung professional debate, yung gusto mong makita, ito yun. Oo. Mas policy-based. We talked about immigration, taxes, the economy, the Middle East crisis, climate change, etc., etc. Kaso ang inaabangan natin, it was very, very light and low on personal attacks. Mm. Instead, ang nangyayari ganito, tayong dalawa, ako, Waltz at si Vance, ang baba natin ko, si Donald Trump, ikaw baba natin mo, si Kamala Harris. Mm-hmm. Hindi diretso eh. Kasi nga naman, gobernador ng Minnesota yung isa. Mm-hmm. Yung isa naman, senador. No? Although medyo may parinig ng konti, strangely, hindi napikon at hindi nag-bait si, hindi kumagat si Vance. Mm-hmm. Si Waltz kasi, sinasabi niya na, I'm not a Yale law guy like this one. I'm just a public school teacher. Na totoo naman, ano? Oo. Hindi ko alam kung ito ba ay stick to the issues. Pero ang isang bothered by the whole debate was one Donald Trump na nanonood at post ng post sa kanyang Truth Social. Truth Social. Hindi mapakali, no? At, Ano ba yung mga pinost ni Trump doon? Ang sabi pa nga niya, abangan niyo ako. Parang later, I'm gonna talk about yung pinag-usapan nila at mas maganda yung sasabihin ko. Mukhang madaming notes itong si Donald Trump. Trying to take away the thunder from his supposed running mate. Mm-hmm. Ungas talaga yun. Ay, nako. Ito na lang. Sige, huwag na tayo mabivi. Batiin na lang natin ang lahat ng nanonood sa Afternoon Delight via live streaming on Facebook, YouTube. And again, may TikTok na po kami, ha? You can also share our lives on that platform. Sige, habang kakain muna ako ng lomi habang binabasa. Sige, nahin natin. Hanapin ko lang yung live natin. Okay, hindi pala ito. Teka, that's another video. Uy, mag-send din po kayo kung sino sa tingin nyo yung dapat mag-file o kaya sino yung napupusuan nyo na at this point in time, ganito kaaga sa mga nag-file po. At saka, syempre, huwag kakalimutan ang aming mga food suggestions. Okay, sabi ni Aleni Hunko, love this, I like it. Sabi ni Ralph Domingo, lomi's the best.
Malapot sa bibig. Correct. Pero nakakatakam. Correct. Baring kinain ko, napakasarap. Mm-hmm. Masasarap siya pag may kalat. Oo, si Nico Cabales sabi niya, "Hi, Amy Lourdes." Si Amy po yung kanina. Denise po. Mm-hmm. Pero hello po sa inyo, Nico Cabales. Hello, ano Nico. Ba? Ay, nako, ito nagtatanong. Si Francisco Mabunga. Wala namang ibang good choice? Diba? Yeah, medyo madaming ano ha. Medyo, ay ito, sumagot si Joy Regalado dun sa in-explain mong survey. Mm-hmm. Hindi pwede i-compare ang two surveys. Yan nga. Need to look first on their methodologies, number of candidates, including the survey, etc. Yes. Parang yun yung sinabi mo dito. Opo. Wala naman tayong kinumpare o sinabi one is better than the other. In-explain lang natin yung pagkakaiba. Mm-hmm. At of course, generalize yun. Kung gusto ng specifics, maaari namang puntahan yung ibang mga reports at nagpapakita nung kanilang methodology and period no, when the survey was made. Bago tayo mag-up, gusto ko lang isingit to ha. Merong nag-comment dito, si may mga icon, hindi ko alam, Pilipinas. How about starting the afternoon with a Trump greeting from Lord? With the ano raw? With a Trump greeting. Trump greeting? Oo. Papatol ka. Para. It's like this. Yes. Rodrigo. Welcome to Afternoon Delight. I'm the best. the show, you've never seen like anything ganyan, like this ganyan. Before. Ganyan. Bukas itry natin yan, ha? Tapos, tutugtog yung YMCA. Ganon siya sumayo. Young man. Young man, I'm the best. Ikaw masyado nang magulo. Oo, pero okay, may gusto akong sabihin eh. May sinabi si Plato dati. Okay, ang penalty, the consequence of not engaging in politics of the state, kung saan ka bahagi, ano, is you end up being governed by your inferiors. Mm. May ibang phraseology na nincompoops. Pero doon na tayo sa inferiors na lang. Oo. Kasi maraming tumatakbong ganyan kasi yung mga dapat na tumatakbo ay hindi tumatakbo. Yan. Wala namang nagbabawal sa kung sino man, di ba? Oo. Basta po kayo, huwag kayong tatakbo, ha? Ako, tatakbo ko. Time out lang muna tayo. Tatakbo palayo sa pinapanood nila. Oo, huwag kayong tatakbo. Correct. Okay, marami pa kaming kwento sa inyo. Magbabalik po ang Afternoon Light. Balik po ang Afternoon Delight dito po sa One News. Ako po, si Lourdes Vera. At ako naman po, si Denise Tan. Thank you for staying with us. Here's a quick rundown of some stories on One News. President Bongbong Marcos has signed the law imposing a 12% value-added tax on non-resident digital service providers. Marcos said this is to ensure fair competition between traditional and digital businesses. He also clarified that the law does not introduce a new tax but only strengthens the BIR's authority to collect VAT on digital services. The Castillo family's fight for justice for their son Atio continues. Carmina and Toti Castillo urged the Supreme Court to act on a pending disbarment case against Aegis Juris fraternity members accused of covering up the 2017 hazing. On Wednesday, the Manila Regional Trial Court convicted 10 fraternity members in Atio's hazing death back in September of 2017. And Typhoon Julian maintains its strength outside the Philippine area of responsibility. It was last spotted 265 kilometers west-northwest of Itbayat, Batanes. Signal number 1 remains raised over parts of northern Luzon. Meantime, localized thunderstorms will bring rains over some areas in the country, including Metro Manila. Incumbent Mayor Along Malapitan has filed his candidacy for mayor of Caloocan. For details, we have Mobile Journal, Francis Orso live on the ground. Francis, okay, sino-sino ang mga kasamahan
ni Mayor Malapitan na nag-file kanina. Balita ako, kasama daw ang DILG Secretary at iba pang mga mababigat na opisyal. Yes, Lord, kanina pa nga lang mainit sa tubong ng mga supporters ng isang mod sa advocacy kasabay nag-file advocacy ni Mayor Malapitan itong incumbent vice mayor din na kanyang katakdem na si Karina nag-file. Francis, sorry. I'm sorry, Francis. We have to cut you off. Ayusin muna nating line. Ano? Sayang kasi yung report. Nag-chopping line po ni Francis Orsio, ang ating mobile journal na nag-uulat po dyan mula sa Caloocan. At ito, marami nag-aabang kasi showdown po. Isang matagalan nakaupo dyan. Yes. Isang talagang ang family name na political entrenched talaga sa Caloocan politics versus itong supposedly newcomer sa local politics pero veterano na sa national scene. Former Senator Antonio Trillanes IV. Pero yun nga, no, katulad nung actually, medyo nadinig naman natin yung first part nung sinabi ni Francis na marami yung pumunta, maraming supporters because again, like what you mentioned, talagang ilang taon na rin na nasa serbisyo sa Caloocan, itong pamilyang Malapitan. Pero interesting kasi nangyari ito lately, Tita Denise, ano? Yung mga top political stars itong recent years na nakikita natin are local executives. Ano? At lalong-lalo ng panahon ng pandemic, bigla nating na-realize na ang maaasahan mo pagdating sa pitpitan talaga ng kaluluwa at kung ano-ano pa, ay yung local officials. Yun muna. I think yun naman talaga muna yung ano eh. Di ba nga kahit sa, like, sa barangay level, it's always encouraged and recommended na dapat kilala mo kung sino yung kapitan nyo, kailangan kung sino yung Naku, sinabi mo. Tama yan. Oo. Tapos, okay, wala pa ba si Francis Orso? Sinusubukan nating tawagan ulit si Francis, no? Okay, so again, regarding Caloocan, ano, itong si Mayor Along Malapitan ay seeking his second term as Caloocan City Mayor at ang running mate niya ay si Vice Mayor Karina Te. Karina Te. T-E-H. Si Francis ata. Ayan, nasa linya na si Francis ulit. Alright, Francis. Hope the line is better. Yes, Lord Denise. Yes, okay. Go ahead, Francis. Okay. Yes, kanina nga, Lord Denise, gaya nga na sinabi ko kanina, maraming mga supporters na nakaabang para sa pagdating ni Caloocan City Mayor Dale Malapitan dito sa may Comelec Satellite Office sa isang mall sa Caloocan City. At kasabay niya ang dumating doon, Lord Denise, itong incumbent vice mayor na si Karina Te. At ang ilang miyembro pa ng kanyang team action at malasakit dito na Caloocan City para naman sa tatakbo sa pagkakonsehal sa iba't ibang distrito ng lungsod. Pero sunod din na nag-file kasi kasama niya, Lord Denise, yung kanyang ama na dati ding alkalde ng Caloocan City na si Oscar G. Malapitan. At sumunod din siyang nag-file doon naman sa Comelec Green Hills para naman sa ikalawang termino niya bilang First District Representative ng Caloocan. So, pamilya silang pumunta doon at sumunod din agad sa Comelec Green Hills para naman mag-file sa Congress. Lord Denise. Francis, may pinapakita tayong video no, na para nasa loob sila, mukhang nasa simbahan, napakaraming supporters. Ilan na nga bang taon ulit nanunungkula ng pamilyang Malapitan sa lungsod ng Caloocan at alam natin matunog no na mag-file din si former Senator Antonio Trillanes IV. Kailan din siya inaasahan na mag-file na ng kanyang COC? Itong pamilyang Malapitan kasi at Denise dito sa Caloocan City, matagal na silang nakaupo sa pwesto. In 2001, yung kanyang ama nga na nabanggit mo na si Oscar G. Malapitan or Oka Malapitan ay naging vice mayor na noong 2001 hanggang 2004. So hanggang sa naging alkalde siya noong 2013 at natapos na yung tatlong termino ng 2022. At dito naman bumalit yung kanyang anak na naging representative din ng First District ng Caloocan City at kayo nga mayor na ay tatakbo din na ikalawang termino. So dalawang dekada na silang nakaupo dito sa Caloocan at kumbaga ito na yung naging baluarte nila. Pero para naman dito kaya susubok nga na banggain itong Malapitan ay si former Senator Antonio Trillanes IV. Pero wala pa tayo sa ngayon na kumbaga pinal na kumpirmasyon mula sa kanyang kampo kung kailan siya maghahain ng kanyang kandidatura. Pero may mga nasagap tayo na baka bukas mag-file na siya dito nga din sa may Comelec Satellite Office sa may isang mall dito sa Caloocan City. Denise.
Alright, abangan natin ang The Battle of Caloocan. Maraming salamat sa update mo. Ang ating mobile journal, Francis Orsho. Alright, local politics pa rin. And this time, we go to Davao. Let's bring in News 5 correspondent, Bril Montalvo. Bril, ano bang balita dyan? Yes, Denise, Lord, alas 10 nga kaninang umaga nang dumating si Davao City First District Congressman Paulo Duterte sa tanggapan ng COMELEC dito sa Davao City. Pero hindi pa siya naghain ng kanyang Certificate of Candidacy para sa 2025 midterm election. Tinamahan lang ni Congressman Pulong ang kanyang anak na si Rigo Duterte kapag hahain ng COC para sa pagtakbong kuntihan sa unang distrito ng Davao City. No comment naman ang sagot ni Pulong sa isang ambush interview nang tanungin namin siya kung tatakbo ba siyang senador na nauna ng sinabi ng kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte. Sabi ng kongresista, mag-uusap pa sila ngayong araw ng amang si former President Rodrigo Duterte at mga kapatid na sina Vice President Sara Duterte at Davao City Mayor Sebastian Duterte kung ano-anong mga posisyon ang tatakbuhan nila sa midterm election. Nagpapasalamat naman sa mga Davaoenyo si Pulong sa walang sawang pagsuporta sa kanilang pamilya. So sa mga oras na ito, sa ikalawang araw ng COC filing dito sa tanggapan ng COMELEC Davao City, tatlo pa lang ang naghahain ng kandidatura pagkakonsihala. Wala pang naghahain ng COC, pagka-alcalde at vice-alcalde. Nananatili namang mahigpit pa ang pinapatupad ng seguridad dito sa paligid ng COMELEC para sa mga maghahain ng COC. Denise, Lord. Oh, napaka-suspense naman dyan. Pero maraming salamat sa oras mo. Bril Montalvo, ang ating News 5 correspondent from Davao. Thanks, Bril. At this point, we will be needing a quick breather. You're still watching Afternoon Delight. Magbabalik po kami. And we're back. You're watching Afternoon Delight. I'm Denise Tan. Inyong pag-utusan, huwag lang utangan. Ako naman po si Lord De Vera. And we have another guest from the cast of TV5's Much Love Series, Ang Himala ni Nino, na nag-start na po nung Monday. Okay, live na live po sa studio. Kasama po natin walang iba kundi ang diwata ng Borongan Samarat ngayon po ay sa Pandi, Bulacan. Oo, doon kami. Miss Kay Brosas. Hello, hello, Lord. Long time no see. Na-miss kita. At madami ko naman ngayon lang ito na hello. Hello, welcome. Tatamali sa inyong lahat, sa inyong mga viewers and everything on it. All right. Oh. Okay. Nilahat-lahat na. Okay, you play Gege. Ikaw talaga yung kumbaga kumupkop dito kay Nino. Oo. Panandali ang kumupkop kay Nino. Kay Nino. Mm-hmm. Okay. Ang nanay kasi ni Nino ay si Lilet. Yes. At nasa liksik ko ang talambuhay. Gusto ko yung sa liksik, lali. Medyo magkaedad pala tayo. At pag nakita mo ba si Lilet, napapaano ka, I am the future of the world. Oo, loka-loka siya. First thing, siya talaga, I am the future of the world, I'm the hope of the nation, I'm tomorrow's future, I'm a modern generation. Diba? Ganon. Tapos chorus yung pagkatapos. Saan loka siya? Ay, alamin niyo po. Alam, napaka-ano kasi, napaka-humble pa rin ni Ms. Lilet. Oo naman, kinalakihan natin yung cook. Ay, buhay natin mag-git. Wala namang bayad. Okay. Pag nakikita so, mo na yun. Pag nakikita mo naman si Jimmy Capistrano at si Jimmy Capistrano aka Freddie Webb at Carmi Martin. Siyempre, cheeks to cheeks. At saka anong tawag doon? Ito yung abangan. Ang susunod na kabanata. Yan yung mga, ganun, si Tessa Tomas. Di ba? In fairness, inabutan ko na yon. Inabutan ko ba? Oo, inabutan ko na yon. Nag-iisang political satire noon. Oh, I love it. Wala nang ganun ngayon. Dapat kailangan. Hindi na ata kasi pwede. Kailangan din natin ng himala ni Nino kasi after yung mga revenge serie, yes, mga kung ano nang sampat, at least good vibes naman ito. Oo, tsaka marami din ngayon tukos sa mga asawa, di ba? Puro ganun din yung mga serie. Oo. Which lahat naman natin ginagawa, wala pa pala tayong problema doon, ano? Kasi I'm pretty sure, lahat naman ng teleserye ganyan tukos sa mga revenge, action, o sa mga tinatawag nilang mga mistresses, di ba? Na mayagpag, in fairness naman, kasi tinangkilik naman ang mga Pilipino. Mm-hmm. Pero magaganda naman din naman siguro yung mga aral nila. Pero ito kasi talaga, nakasento talaga sa family. Mm. I mean, sa hindi lang family na biological family ni Nino, kundi family niya sa bukang liwayway. Kundi ako, yung mga bata, tapos yung buong sila, Lolo Mars na ginaganap ni
Mr. Freddy Webb. Uh-huh. So lahat yan may connect dun sa bata. Mm. Tapos every week mayroon kaming special guest, itong maganda. May mapasok lagi sa isang Bukan Liwayway na character na magkakaroon ng connect kay ninyo. Matutulungan. Ano yung week long? Parang ganun. Parang week long, or I'm not sure kung 2 weeks long. I'm so sorry. Oh. Pero sa ngayon, si Alexandra De Rossi ang character na ganun. Pero anda, sige, speaking of characters, Kay, balikan natin, no? Yung character mo si Gege. Nabanggit natin ikaw yung kumukop kay Ninyo. Pero, Hinabilin. Pero, can you talk about the personality, the character of Gege mismo? Very effortless, no? Kasi yung character ko talaga is makulit, dating Japayuki, to be exact. Kasama ko si Lit, nag-Japan. Doon kami naging magbe-best friend. So, performer, na komedyante, parang hello. Parang diba? Hindi sinulat para sa'yo, eh. No? So, ayun, depth. Pero mayroon naman siyang depth. Yun yung maganda. Yung kahit nagpapatawa, makulit, maingay, loud, meron akong backstory o may pinanguhugutan yun. Asan si Mr. Gege? Ay, wala. Sige lang ako. Nakakainis nga. Nagaharap nga ako, eh. Yung mga writers, baka nakikinig kayo, ha? Lagay niyo ako ng chart lang. Baka yung weekly na papasok. Baka doon. Malay natin. We can only hope. Wow! Gusto mo talaga magkaroon ng love interest. Oo. Ano ba? Pero di ba ang daya-daya mo? Kasi parang lahat ng character sa binibigay sa yung role sa binibigay mo ay parang kahit without you exerting any effort, ay nire-rewrite mo. At natutuwa ako sa mga writers, sa kaila director, sa lahat ng production. Pinabayaan nila ako mag-adlib. Oo nga. So, hanggang saan ka pwedeng... At balita namin, maraming kumbaga sa mga Marvel, yung mga B-rolls dito. Oo, madami. Mga blooper cuts. Na, oo. Mm-hmm. Hindi ko pigilan sarili ko. Siya pala yung may pakananong swear jar. Oo. Pero joke-joke lang yun. Kasi minsan nagdadala ako. Pero... bukod sa napakaraming nakakatawa o mga ganyan na mga outtakes o mga bloopers, meron din naman akong mga iyak na talagang super sakit, na emosyon, may hugot kumbaga. Ay? So may makikita niyo yung, ay, kaya pala niya mag-drama talaga. The complex yung character. Yes. Kumbaga. Sila yung mas matindi pag nag-drama, yung mga nagpapatawa. Mas may kurot talaga. Sabi nga nila. Isipin mo lang yung kontraktor, iiyak na. Hindi na. Totoo ba yun? Na mas ano? Hindi na. Nasa korte na to. Patapos na. Tanong ko lang, totoo ba yun na pag daw ang komedyante or somebody who's really just known to be very light, mas matindi yung iyakan kasi mas matindi dapat yung hugot? Hindi. Tsaka siguro sa mga tao, mas feeling ko sa mga nanonood, viewers, dahil sa hindi sila sanay makita ang mga komedyante yung umiyak. Tapos parang kaya umiyak talaga. Talaga, alam mo, hugot kung hugot. Mm. Siguro dahil yung aming tinatawag na, ang tawag sa ganyan, internalization. Mm. Eh, meron talaga kami iniisip na nangyari sa aming buhay and everything. So, di ba, parang ibang tao, parang magataka, ay, ganun pala kakomplikado ang buhay niyo. Ganun pala kasalimuot kahit paano. O nasaktan pala siya ng ganito, ganyan. Hindi halata. Kasi nga komedyante, tawa lang ang tawa. So, maganda ipakita yun sa tao na, ito, pwede akong maging vulnerable. Spell. One more time. Marupok. Marupok. Ayun ang vulnerable. Okay, bago natin ipa-invite yung mga viewers, paano mo nababalik, paano na i-vlog mo? Kasi, di ba, regular yun, tapos may taping kandili. Si Queen 9 noon, sabi niya, medyo sinisiksik niya. Kasi walang signal pa. Mahina pa yung signal doon sa area niyo. Oo, mahina. Oo. So, paano mo binabalansin yung mga bagay-bagay na yun? Vlogging, hindi ako masyadong nag-vlog ngayon. Pero ito actually, start ako ulit. Medyo puro travel yung ginawa ko mga vlogs. Aray. Kasi na-enjoy ako. I love, at solo travel to. Baka solo travel. Solo? So, yes, I love solo traveling. Ano mo may kasama? Uyo ko. Wala namang gusto ni si mama. Hindi. Bukod sa aming anak, ako para sa akin, I love solo travel. Kasi yun yung therapy at the same time, it's so liberating. You should try it. Lagi ko sinasabi na, kahit once in your life, try nyo lang, kahit dyan lang sa kanto. Huwag na kayo lumayo. Di ba? Kumain mag-isa. Yan yung inaano ko sa vlog ko. Pero sa ngayon,
ang mas ano ko is mga live performances, yung mga shows, corporate shows. Ay, babalikan mo yun, ha? Hanggang ngayon, meron pa naman ako. So, naayos naman schedule kasi syempre, dyan pumapasok yung time management at yung management ko, ang cornerstone. Kaya, bahala kayo dyan. Basta ako, labada pa more. Labada parang ikaw pa lang, no, pag anong-ganong ka lang. Alam mo naman tayo, ina-outsource natin minsan. Labada pa po. Mahalang ano, civil case. Ay! Okay. Maria Carmela Brosas. Carmila. Carmila. Yung aking legal. Carmila. Pakiibitahan po yung mga manunood sa atin. Na? Unang-una, nagkapasalamat muna ako sa mga lahat na nakapanood na nito the past 3 days. Maraming po salamat. At natutuwa din ako dahil magandang feedback. Hindi lang ng mga taong nanood, kundi ang mga taga dito. TV5, masaya ako. Ako mismo masaya sa mga napanood ko. Sana po, patuloy yun lang pong panoorin at mag-invite kayo, mag-ano kayo, mag-recruit. Gawin yung panata. Kung baga, oo, 11:15 to Monday to Friday, ang alaman. Ang himala. Kasi meron kasi sequel, ang alaman. After ng himala, ang alam. Ang himalahin ninyo, Monday to Friday. Woo! 11:15, alam ko yan. Sinakwento na sa akin ni Kaya. 11:15, bago mag-itbulaga. Ayan. So, sana panoorin niyo po. Mga iba naman tayo. Isama niyo yung buong pamilya. Kasi talagang lahat makakarelate. Correct. Kasi pag yung stand-up performance siya pinanood ninyo, ibang papaalisin niyo yung mga ninyo at ninyo. Correct. Di ba? Weird. Pero ang tawag doon, versatile o tile. Pareho yung political correct. Pwede. Oo. Wow, social. Social. Kay Rosas, palakpakan natin. Thank you so much. Imalani ninyo. Right. Thank you, Miss Miss Kay, wait lang bago pala kami magano. Gusto ko namin imbitahan sa aming paboritong segment. Meron. Paboritong segment din to ng ating Pulitzer winner, Tito Manny Mogato. Ang I Saw the Signs Presyuhan Edition. Ipapakita kami iba-ibang mga signs sa mga pictures. Ito po. Because saging or banana simply does not cut it, ang nakasulat na caption sa kanya ay curved yellow fruit. 40 cents. Para maiba naman, di ba? Social look sense. Curved yellow fruit. Oo. Ito naman mula sa ating avid viewer ng Afternoon Delight na si Magsi Alcantara. Ano ang sabi niya? Ginud time ang pusa. Pusa? Ah, may pusa. Nakakaanap presyo. Oo. So tingin mo ba, justified yung presyo ng pusa na yan? 120. Sobra naman. Talaga nilagay sa ano. Huwag naman ganun. Meow, 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 meow. Lama ganun yung pusa. Meow, meow, meow. Okay. Ito, ang ating last, I Saw the Sign. Ay, bakit ay, naman na ano? Ay, naka-offense siya, ha? Huwag ganun. So, matangba ka dapat yan. Pero matangba. Ang sabi ay, di ba isang letra lang ang tinanggal? Ay, nako. Judgmental na siya agad. Grabe kayo mataba eh. Mataba ka rin. Suntu ka dala tayo, gusto mo eh. Matang baka. Again, send them to us, afternoon@thelighton@gmail.com. Yung mga nakikita nyo pong memes, that will do it for us this Tuesday, October 2. Thank you for watching Afternoon Delight. At syempre, thank you ulit kay Ms. Kay Rosas. Thank you. I'm Denise Tan. At ako naman po si Lord De Vera. Join us again tomorrow. Okay? Tandaan, unity begins with you and ends with a why. Lurat.